Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. I-check ko po yung ating DIY incubator po. Wala talagang napisa, mga kaibigan, kasi kulang siguro sa init, mga kaibigan. Hindi ko alam kung ano ba yung bumbilya na ginagamit doon, mga kaibigan. Tinatry ko ulit po. Namanap ako ng medyo maliit na karton lang para ma-consume na mainit talaga, mga kaibigan. Medyo malaki kasi yung karton ko. Sa ginagamit ko na bulb po, yung 10 watts lang po. Pero okay lang yun, mga kaibigan. Experience lang yun. Gusto ko talagang mapisa sa karton. Mga kaibigan, na talagang itatry ko lang. Ulit-ulitin ko yan, mga kaibigan. Kaya ito yung enjoyment lang. Ito ay para maka-experience din tayo kung paano talaga natin pisain yung mapisa talaga yung mga itlog po, mga kaibigan. Sa atin ngayon, mga kaibigan, pag-usapan natin yung ano ba talaga ang eksaktong postura ng isang magandang manok po, ng isang stag po. Kasi mga kaibigan, ando na rin yung hugis puso po, football shape po, saka 45 ang buntot, hindi buka, ando na lahat yun, mga kaibigan. Yung sa paa po, medium to high station po, luwang-luwa ang mata, maliit ang mukha po, maliit ang ulo po, ganun lang talaga yan, mga kaibigan. Pero ang problema dyan, mga kaibigan, ano ba talaga ang tamang postura po ng isang magandang manok po? Alam naman natin yun, mga kaibigan, ang magandang manok ay yung binanggit ko po, at saka lalo na po yung balahibo nila po, at saka yung siyempre light side, at saka may bandira, yun lang naman talaga, mga kaibigan. Doon lang naman natin makita yung isang magandang manok. Pero ang problema doon, mga kaibigan, kung ano ba ang postura ng isang magandang manok talaga, mga kaibigan. Ang isang magandang manok, mga kaibigan, ay makikita mo yan sa tindig po. Kasi, mga kaibigan, may ibang manok, mga kaibigan, na nandun na lahat, mga kaibigan. Meron siyang tinatawag na hugis puso po. 45 ang buntot, hindi buka po. Pencil feet, malita ulo, nandun na lahat po. Pero ang tindig niya, mga kaibigan, ay ang iba kasi, mga kaibigan, ng manok, ang tindig ay ano lang. Parang pa-straight lang po yung katawan, mga kaibigan. Pa-straight lang po. At saka, meron din tinatawag na parang patuwad po, mga kaibigan. Patuwad po ang manok po. Pero ang tamang postura talaga, mga kaibigan, ay yung nakaano po. Nakatindig yung liig talaga, mga kaibigan, papunta sa baba po. Parang slant ng konti, mga kaibigan. Kasi yun, mga kaibigan, importante yung ganung flashing tayo ng isang manok po. Kasi pag pumalo siya, mga kaibigan, hindi na po siya. Kung nakadapa man, di na po gaganon, kaibigan, ditso palo na po. At saka ang ganda tingnan po, mga kaibigan, kung nakatayo yung manok mo na yung talagang heads up po, at saka yung dibdib nila, mga kaibigan, na talagang maklaro talaga. Nakakaano dyan, mga kaibigan, na yung tindig talaga, mga kaibigan, ay yung pumalo siya sa isang manok po, ay talagang ditso na palo po. Hindi na yung kung nakadapa ka, gumaganon ka pa, parang maliit ka na sa mga kaibigan, maliit ka na. At saka yung mga ganong klaseng manok, mga kaibigan, ay talagang doon mo makikita yung talagang isang tindig ng yung isang magandang manok po na nakatindig siya, makasabong na parang pasilang papunta baba po. Yan ang mga kaibigan, yun ang tinatawag nilang advantage po. Kasi pag medyo nakadapa ang manok, mga kaibigan, disadvantage po yun sa isang manok po kasi kung pumapalo siya, mga kaibigan, ay gumaganon pa siya po. Di katulad nung nakatindig na advantage yun kaya sa kaibigan kasi hindi na siya ganon. Automatic palo na kagad, mga kaibigan. At saka maganda pang pormahan niya po. At saka, ito kasing mga manok, mga kaibigan. Yung mga manok na ganyan, mga kaibigan, makikita mo talaga yan sa mga sweaters po. Pero dati, mga kaibigan, yung sweater, hindi mo makitaan ng ganyan kasi yung sweater dati, mga kasabong, hindi pa naibibilo po. Yung kay Carol na nung sinauna po yung mga sweaters niya ay talagang medyo maiksi yung liig po. Pero nandun na yung mga kaibigan, yung pundan siya, yung medyo bandirado po, nandun na yun. Pero ang liig, mga kaibigan, maiksi po. Hindi katulad ng mga sweaters ngayon, mga kaibigan, ay yung mga katulad ng Golden Boy po, ay talagang naghabaan na yung mga liig po. At saka ang pormahan, nandun na po yun, na-develop na ang gusto po.
hindi ko lang alam kung siyempre seleksyon na ibigan yung talaga ang pinaka the best kung mag-breed ka. At saka itong sinasabi kung mag-ibigan nga talagang nakatayo, heads up talaga mag-ibigan, nakatayo at saka dip-dip na ibigan talagang macho-macho po. At saka tumingin ka sa isang magandang manok talaga mag-ibigan, makikita mo yan sa pag-i-cord mo yan mag-ibigan, hindi mo makikita yan sa isang lagay mo sa limbir, kasi kung sa limbir mag-ibigan talagang kumikilos yan ng ano yun, katulad ng kung naka ano lang siya, yung sa naka-cord lang siya, makikita mo talaga ang kanyang natural na tindig po. Doon mo makikita ang sabong. Pag isang manok ng sabong nakatindig ng ano talaga, yung heads up talaga mga kaibigan, saka ang dibdib talaga, angat mga kaibigan, advantage yun. At saka yan ang pinakamagandang manok po. Ito mga kaibigan ay, pati sa babae mga kaibigan, ganun din ang tingnan nyo. Kasi may mga babae mga sabong na ipahaba yung katawan mga kaibigan. Kahit na-forma siya, kahit 55 inch siya, kahit bilog din yung katawan, pero ang style ng pagkustura niya mga kaibigan ay padapa po. Yung ano lang mga sabong, ganyan lang po ang katawan niya po. Hindi katulad yung naka-heads up mga sabong, punta dyan. Yan ang sinasabi kong doon mo makikita ang isang magandang manok po. Saka maganda ay budgak yan mga kaibigan, kasi mamana yan sa mga magiging maproduce nila po. Sa mga babae man o sa mga lalaki man, yun ang pinakamagandang postura ng isang manok po. Itong bloodline na sinasabi ko mga kasabong na puso po, ay galing po yan kay Sir B-Boy mga kaibigan. Ay kasi yung kay Sir B-Boy, dati nakuha niya yan kay ano, kay Carol Nismith po. Naisabi na rin yan ni Sir B-Boy Enriquez na yung super sweeter po ay puso yan mga kaibigan. Kasi nakuha niya yan Carol Nismith. At saka yung isa namang sabi ko mga kaibigan na inbreed ko na puso din, galing dun kay ano mga kaibigan, kay Patrick Puno yun, yung na-inbreed ko dati. Kaya yung mga manok po yan mga sabong ay pusong, gusto ko talaga ang pusong mga kaibigan, kasi po ang lahat ng sweaters po ay galing sa pusong mga kaibigan. Hindi naman lahat, pero karamihan po galing sa pusong talaga mga kaibigan. At saka gusto ko ulit na muha ng isang ina-ina pusong po. Nagpakiramdam pa tayo kung saan tayo kukuha mga kaibigan, kasi marami pong ng pusong katulad ng kay yung kaibigan rin ni yung mga legit talaga mga kaibigan na pusong kay Nini Abilio po. Nini Abilio kay yung kay sino ba yung mga kaibigan, yung kaibigan rin ni medyo bata pa mga kaibigan kay ano po, Badgat Game Farm, kay sino ba yun, nakalimutan ko po. At saka kay ano, Patrick Puno po. Doon talaga nang galing yun, mga kaibigan, yung mga puso mo ngayon. Meron naman kay ano, yung vlogger din, kay Chambalay, nandun yun. May puso din yun, mga kaibigan. Kaya gusto kong kuha, kundi kay Sir B-Boy, maghanap tayo ng medyo, kasi kay Sir B-Boy medyo mahal, mga kaibigan. 15,000 yung ano po, yung bullet niya po. Tsaka ano naman, mayroon naman dito mga kaibigan na talagang kay Patrick Puno, magandang usong din yun mga kaibigan. Yan iniabil yung mga kasabong, hindi tayo makukuha dyan. Kasi may rapat tayong pagano ng source dyan mga kaibigan. Wico, Jan Oy Bico, mayroon din yun mga kaibigan. Kay usong din, 226 din yun sa kanya mga kaibigan. May pusong din dyan. Kasi napilian ko yung puso ng mga kaibigan, lambat sa kulay niya. Saka magaling din po yung puso. Kaya makita ko dito mga sabong, may mata, may nailan po. Kasi lahat naman mga kaibigan na sinasabi natin, yung mga physical attributes nila, ay yung sinasabi ko kanina po na lahat na maganda. Pero ang problema doon mga sabong, ang postura, yung talagang nakatayo po mga kaibigan. Yan lang po ang may talakay natin sa araw na ito mga kaibigan. Kasi tayo naman yan, isang magmamanok po, ay talagang hinahanap natin yung magaganda at magagaling na manok po. Kaya isinishare ko ito sa inyo mga kaibigan, para naman may kunti kayong tip. Para lang naman kung okay lang naman ang sabong, kung sundin o hindi sundin. Pero ito'y magandang tip po mga kaibigan, kasi lalo na pag tayo maghanap ng isang budgak po, ay yun talaga ang piliin natin mga kaibigan.
yung sinasabi kong good physical attributes, andun na yun. Pero ang postura, mga kaibigan, yun ang pinakamagandang malaman nyo at tingnan nyo sa isang manok po. Salamat po ako sa niwala sa atin, patuloy na nagsubaybay sa ating mga content po about chickens, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat at saka good morning sa ating lahat po.